Herlin Budol as Blandina. So, yan ang magiging itsura ni Herlin Budol kapag blonde yung itsura niya na tinaguri ang American look. So, payag ba kayo if ever na magiging American look si Herlin Budol such as this one? So, napaka-interesting, diba? Herlin Budol as Americana? Parang bago ata yan, no? I'm going to flash yung collage. So, ganyan yung makikita nyo na bagong itsura ni Herlin Budol or experimental look. Kung makikita nyo, blonde yung itsura niya. Tapos, hindi naman nagbago yung kanyang skin tone. Naturally, maputi naman talaga si Herlin Budol and glowing na glowing yung skin niya. Siyempre, meron siyang mga alagang derma kaya namemaintain niya yung glowy look niya sa skin tone niya. Pero, kapag gagawing blonde ang buhok niya, parang kakaiba yung aura niya kapag ganun yung looks niya. So, yes, I'm flashing yung itsura niya kapag blonde yung hair niya. So, I think yung shade ng hair niya is parang super blonde, icy blonde, yung talagang makikita mo na very blonde ang itsura ng hair niya. Kaya, I'm not sure kung experimentation or syempre, pwede namang edit yung picture na yan. But, hindi mo talaga mayaalis sa isip mo na what if there will be a time sa ibang events na gagawing blonde yung hair niya. There will be one possibility, siguro, if ever man na itatry nila yung blonde, baka magsuot siya ng wig. So, ipapatong yung natural hair niya sa wig niya para magbuka siyang blonde. Number two is kukulayan yung buhok niya, ibibleach siya hanggang maging blonde, parang mas lighter pa sa golden blonde yung buhok niya. So, mapapaisip ka talaga, pwede kayang, is there a possibility na magiging blonde si Herlin Budol? Pero, in my own opinion, hindi yan mangyayari, especially sa finals night. It's because ibang-iba ang magiging aura ni Herlin Budol. Parang totally transformed siya na parang hindi na siya yung magiging itsura niya sa finals night. And speaking of comfortability, mas lalong hindi siya magiging comfortable kasi parang ibang-iba na siya, hindi na siya yung Budol na nakilala natin sa Wawawi. So, yun yung gusto niyang i-maintain, na-mention niya sa ibang interviews niya na hindi siya magbabago. If ever man na may pagbabago siya, napansin sa sarili niya, magka-click siyang parang ganyan. So, yung nakikita niyo ganyan na American look ang itsura niya, I don't think so na mangyayari yan in the near future. Siguro sa ibang occasion lang pwede. But sa mga ganyan, I think hindi. Kasi hindi na siya yung Herlin Budol. Tapos yung magiging image niya is mag-iiba. So maraming hindi sang-ayon sa magiging American look ni Herlin Budol. So, hindi lang American look ang parang eksena niya dyan. It's like East European look. Northeast, tama ba yun? Northeast or Northwest. Basta sa Northern European yung eksena ng itsura niya. It's because yung features ng Northern European is mga ganyan, mga Nordic. So, mga blonde, yun yung mga parang nakikita din natin sa mga fashion shows na mga blondina. So, yes, I don't think ganyan yung magiging itsura ni Herlin Budol. Parang nabibirduhan din ako if ever man na maging ganyan yung eksena niya. Tapos, if ever man na maging blonde siya, dapat yung kilay niya gagawing blonde din, o diba? Para kakaiba yung looks niya. Although, bagay na bagay sa kanya yung blonde, but hindi siya yung blonde. Parang ako din nag-disagree, no? Okay naman kay Herlin Budol na maging blonde. It can be her right if ever na mas gusto pala niya ang maging blonde. Yun nga lang, let's see sa pageant kung
magiging ganun ang itsura niya if ever man nalalampas siya na blonde yung hair. Ayun. So, yes. What do you think of Herlene Boodle as looking like an American girl or like a North European look na girl? So, comment down below kung ano yung magiging reaction nyo. So, yes. This will be a short video kung sang-ayon ka ba na magiging blonde ang itsura ni Herlene Boodle, especially sa finals night ng Binibining Pilipinas 2022. Will it be a yes or will it be a no? So, let's see sa comments below kung gusto nyo maging ganyan ang itsura ni Herlene Boodle. So, if you want more vlogs like this, mag-subscribe lang kayo sa channel ko and don't forget to click the notification bell. And until then, guys, thank you for watching and I hope you have a nice, wonderful day and keep safe and magwear ng mask at all times. So that's it, guys. Thank you and mwah.